Hello guys. Tara, samahan niyo ako sa embassy. Mag-inquire ako kung anong kailangan. Anong kailangan kong documents pa-uwi. Kasi marami akong napagtanungan. Hindi naman nagtatala yung mga sinasabi nila. Kaya punta na lang ako doon. Mag-inquire na lang ako doon. Okay? Sama kayo. Mamasyal tayo. Mamasyal daw. Mamasyal sa embassy. Hintayin ko yung ano. Hintayin ko yung payong. Hintayin kasi yung payong ko. Iba bato nila galing dyan. Dyan ang batuhan namin. Yung kung ano-ano. Kung ano yung wala, iba bato niya. Tingnan niya iba bato niya dyan. Hintay natin kung saan niya ibato yung payong. Kasi hiniram niya yung payong ko. Mainit kasi maglakad. Wala pa pala akong tissue. Diba bato ni kabayan si Jennifer, andyan lang siya sa kabila. Minsan dito din, pinabato niya mga ulam, prutas, ayan. Bumagsak ang aking payong. See? Thank you! Ito na siya. Ang aking mahiwagang payong. Pinagpapasapasahan namin yun. Saglit ha? Tara, sis! Yes. Sira. Ayan pa. Oh my gosh. Bale. Ayan. Makakarating ako nito. Sa aking pupuntahan. Ayan. Free siya ng way. Tara guys. Let's go. Kakala tayo. Tara. Ready na ako. Bye-bye. Alam nyo guys, sinubukan ko maglakad sa labas. Ang init na. Kasi mga mag-10 na kasi. Hindi kagaya ng paglabas ko pag day off. Umagang-umaga. Maano pa siya. Malamig-malamig konti. Pero ngayon 10 na. Takot na ako. Kaya tawag na lang ako ng taxi. Tignan nyo yung mansion ko. Yung bahay ng aking bossing. Yan. Yan ang nililinis ko yan. Tutor ko kayo. House tour daw, house tour. This is the dining area. TV yan. Ayan ang aking alaga. Apat na fish. At ito ang aming hagdan pataas. Yan. Yan. Wait lang. Taas niyan. Diba kita? Hanggang dun, sa taas. At ito naman ang aming kitchen. Ayan. Wala akong magawa. Kaya ito na lang pakita ko sa inyo. Ayan. Dito sa Oman ang trabaho ko. Maglinis, maglaba, at magplancha. Yun lang. Tapos labas ako every Friday. Punta ko sa simbahan. Yun lang. Tapos ikot-ikot magpo-vlog-vlog. Kaya nga naisipan ko mag-vlog kasi marami akong time. Every Friday. Yan guys. Yan, may upuan dyan. Basta lang ang init. Guys, habang naghihintay ako ng taxi, kwentuhan tayo. Ito yung favorite place ko pag wala akong kasama dito sa bahay. Nakaupa ko dito sa hagdan. Yan, staircase. I like to sit here kasi malakas yung wifi dito. Habang hinihintay ko yung taxi. Kanina na maglalakad sana ako kaso ang init. Kaya dito muna ako. Alam niyo, masaya ako kasi padating na dito si Mami Virgie. Yung tinutulungan ko na makapunta dito. Ano siya? 49 years old na siya. Hindi na siya tinatanggap ng agency. Kaya hinanapan ko siya ng employer. At salamat sa Panginoon kasi nakahanap din ako. Yung taxi yung sinakyan namin galing sa ano, sa beach nung nakaraan. Yun siya. Nagtanong siya no, kung may kilala kami na free, na available. Sabi ko yung friend ko na lang. Tapos kinausap ko siya, sinabihan ko siya na, uy, huwag kang kukuha ng bata kasi pag bata yung kukunin mo, walang ginawa yun, kundi gumimik lang. Tsaka ano, gusto niya yung adventure. Pero pag kumuha ka ng matanda, talagang trabaho talaga yung gusto. Trabaho lang talaga yung ipupunta niya dito.
Kaya na-convince ko siya na kunin yung friend ko na 48, 49 years old. Kaya yan, parating na siya. Naghantay na lang siya ng flight date. Kaya darating si Mami Bergie, makikita niyo siya. Na-meet ko si Mami Bergie sa Kuwait dati. Kasama ko siya sa shelter. Nakulong kami sa shelter ng... Ako 2 months, iwan ko siya. Pero siya, tumakas siya eh. At nagtrabaho sa labas. Anyway, alam nyo, pag matanda na kasi, may edad na, inaayawan na yan ng agency. Kagaya din nung nag-apply ako papuntang Oman, 48 ko noon. Nag-apply ako papuntang Dubai, hindi ako pinalad, kaya nag-try ako ng Oman. Hindi, tinanggihan din ako ng, ano, ng agency noon. Pero sabi ko, bago mo ako tanggihan, kausapin mo muna ako, alamin mo muna kung ano yung kaya kong gawin. Kasi hindi naman ako mag-apply dahil na ano, hindi man ako mag-apply kung hindi ko kaya magtrabaho. Kasi sabi nila, oh, matanda ka na, hindi ka na pwede, hindi ka na wala, hindi mo na kaya magtrabaho. Sabi ko, kausapin mo naman ako, at least maalaman mo kung ano yung kaya kong gawin. Kaya nung kinausap ako ng ano, ng boss, yung boss ng agency, yung may-ari ng agency, kinausap niya ako. Sabi niya, can you cook? Sabi niya ganyan. Sabi ko, oo. Oh. Sabi ko, nagluluto ako sa Kuwait ng ganito, ganyan. Lahat sinabi ko, sabi niya. Lahat ng tinanong niya. Sabi ko, oo, oh, kaya ko. Pero pagdating ko pala dito sa Oman, hindi ako marunong magluto. Marunong akong gumawa ng trabaho ng bahay. Kaya lahat naman tayo marunong. Marunong ako sa babysitting kasi matagal ako nag-babysit. Mga 7 years ako nag-babysit. Kaya yun talaga yung master ko, mag-babysit. Magpalaki ng bata. Kasi sa Singapore, 4 years ako doon. Tapos 3 years ako sa Hong Kong, babysitter. Eh, pagpunta ko na dito, baan din, mag-alaga ko ng matanda. Wait lang, andyan na yung taxi. Tuloy natin mamaya. Hi guys, tapos na ako sa city center. Nakuha ko na yung aking ATM card. Kaya papunta ko ng Al-Ansab ngayon para ibigay yung sandal sa kaibigan ko. Tsaka yung, ano niya, pinapabili niyang stress tab. Pilipinas. Kaya guys, panoorin natin ito.
kuha at atirahin. Kaya alam sa malang sa barang sobe. Saro ko na yan. Dari sobe siya. Kaya adar ka. Adar ka malang may puto ang kafe. Guys, dito na magtatapos yung video natin. Tapos na tapos ko yung sinadya ko sa embassy. Nakarating din ako ng Poloa. At saka nakuha ko rin yung ATM ko sa Bank Muscat. Umabot siya ng 1 month, 2 weeks. Ganito katindi. Mag-open ng account dito sa Oman. Ang tagal. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe my channel. See you in the next video. Bye-bye.